Hello, mga katropa. Muli po, Papa B. Umabati sa inyo ng magandang araw. Meron po ako sa inyo papakita ng isang video. Yung mga nakarang kasing video natin, pinakita namin sa inyo kung paano mag-function o gumana yung hanging shower enclosure natin. Primary shower enclosure. Ngayon naman, sa video ito papakita natin, ito naman yung kung paano i-install o i-fabricate yung mga glass o mechanism para gumana yung ating shower enclosure. Frameless hanging sliding shower enclosure. Pero bago lahat, binabati ko ulit kayo ng magandang araw. Tara, samahan niyo muna ako kung paano. Papakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa, piniprepare o pinapabricate yung mga glass, especially glass, at saka yung kung paano i-layout doon sa site, sa opening, para maging successful yung pag-install ng shower enclosure. Kasi medyo komplikado yan, mamintis mo lang yung clearance, hindi natutugma, kailangan talaga saktuhan lang. Merong kunting plus minus, pero minimal lang siya. Kasi nagki-clearance lang kami mga kung sa MM, kung pamilyar ka sa MM, kasi nagki-clearance lang kami mga kuha niyan, 1 or 2 mm para may play lang kunti. Almost talaga kailangan 0-0 yung clearance. Tara, samahan niyo ako. Papakita ko lang muna yung drawing, yung layout drawing para ma-assemble natin o ma-fabricate yung glass. Tara, papakita ko sa inyo. Diyan lang kayo. Tropa, tingnan natin. Mga katropa, gaya ng sinabi ko kanina, mayroon akong pre-prepared dito ng dalawang drawing. Itong drawing na to ay ang isa drawing para i-fabricate or yung ating glass. Yung doon naman sa isang side, yung page, yung isang drawing naman, yung drawing to, ito naman yung drawing para sa layout ng doon sa kuha natin, doon sa side. Tara, samahan mo ko, papaliwanag ko lang konti kung ano yung mga clearance natin sa mga drawing natin. Importante kasi yung clearance kasi kung mamali tayo sa clearance, sa una, sayang na yung glass. Siyempre, sayang pa yung pera natin. Kaya importante yung drawing. Kaya every time na gagawa kami ng shower enclosure, palagi may kakibat na palagi kami ng drawing. Sana, samahan nyo ako. Papaliwanag ko lang yung mga clearance natin. Ito kasi yung drawing na to, magsimula yan sa kailangan natin muna makuha yung site, yung dimension, actual dimension sa site. Ito yung pinakang eksaktong reference natin. Sample, ito yung actual natin dimension. Ito, kikita natin. Yung actual dimension natin, 46 1/4 inches yung width, by 66 1/2 yung height. Ito yung actual dimension. Di, pasensya na kayo. Katropa kasi medyo nanginginig yung aking kamay sa pagbibidyo. Pagtsagayin nyo na, medyo, kahit medyo magalaw. Yan, balik tayo dito. Yan, itong page 1. Ayan, so luminaw. Itong page 1, ito yung layout drawing para mapabricate natin yung glass. Yung glass pala natin ginagamit, gaya nito, nakita natin yung A, isang pirasong tin and clear glass tempered with wool. Yung B natin, isang piraso rin na tin and clear glass tempered with wool din. Pero manotice nyo yung A, ito yung para sa sliding. Dalawa kasi yan, isang slide, isang sliding, isang fix. Itong slide, ito yung bukasan ng slide. Makita nyo, may kuwan tayo, may apat. Lima palang butas. Unahin natin yung topic. Itong butas na to, ito yung kinakabitan ng
roller. Itong pangalawa naman, ito yung kinakabitan ng parang pinakang spacer lock para hindi mahulog yung pa natin yung glass habang tumaandar. Hindi siya madederail. Ito yung nagmi-maintain para hindi maderail. Ito naman sunod, ito sa baba, ito naman yung handle. Okay? Simulan natin sa mga distance. Yung distance kasi, simula dun sa glass natin, baba natin, kailangan ang kiniklearance namin 10 cm. Simula ulit doon, pababa ito yung lock. Yung spacer, pinakan-lock ng roller. Nag-space po kami ng 16 cm. Based doon sa ginamit namin ako na, ginamit namin na mechanism, sliding mechanism. Simula naman dito sa edge ng glass hanggang dito sa sentro ng butas sa guy, nagbibigay po kami ng 11.5 cm. Pero ito hindi ganong crucial. Pwede nyo gawing 10 cm o malingat kaya nasabihin natin 11 cm. No problem kasi is kuwan lang naman, distansya lang. Ang importante itong centimeter simula dito sa 8 hanggang dyan. Kasi iyan nag ito yung naka-distance ng glass. Papakita ko sa inyo doon sa isang page pag-layout. Doon sa isang isang page natin doon. Makita nyo doon kung paano kaano yan. Ka-importante itong drawing. Yung clearance natin ng 10 cm. Simula naman dito, nabanggit ko lang dito itong pa natin, itong butas na to. Ito yung spacer or pwede natin masabing lock. Hindi mahulog yan kasi yan, 16 cm. Yan yung mga crochet na sukat. 10 saka 16 cm. Hindi pwedeng makuha, hindi pwedeng ma... Yan. Hindi pwedeng mag... sumabla yan. Ang sukat natin sa pa natin sa yung butas, yung sa guide, 1 1/8 inches diameter, yung sa guide naman, 3 1/8 inches diameter. Doon naman sa holder, 2 inches. Yan ang sukat natin. Okay? Ang sukat nito, yung height niya, simula dito sa baba, allocate po kami ng 10 cm. Pero hindi naman gaano ito crucial. Pwede mo gawing 90. Kami kasi hindi stand namin sa 100. Pero 90, pwede pa. Possible pa. Ayan. Kung makita mo, ayan, yung height ng glass sa sliding, makita mo, nilagay lang namin 66 1/8 inches. Sorry, inches. May clearance po kami ng mga 3 1/8 inches. Binabawasan namin para doon yung sakwan sa guide. Okay? Take note, yung sa sliding, nagki-clearance tayo ng 3 1/8 inches. Para be safe. Balik naman dito naman tayo sa picks. Okay? Yung picks naman, picks glass. Ang sukat naman natin, 13.5 cm. Simula doon sa 8 hanggang dito sa butas diameter. May ilang butas tayo? 1, 2, may 4 tayong butas. Okay. Itong 13.5 crucial masyado yan. Kasi pag gumalaw kang konti, maapektuhan. Kasi itong 13.5 cm dito yan banda sa gitna. Dito yan. Mamaya papakita natin yung kung paano ka important ito. 13.5 cm. Ang kuha nito, yung butas nito, kasing laki ng sa guide. Ayan. 1 1/8 inches diameter. Ito yung sa picks. Picks glass. Kung tawang itong butas na to, para to sa glass holder. Same din, yung dito, para pantay, 11.5. Sa baba naman,
Ganun din yung distansya, 11.5, 11.5. Pero ma-notice mo yung simula dito sa 8, ito kasi butas na to, 5.8 para to dun sa glass holder kasi peaks. Okay. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klase yung glass holder. Yan 2.7 cm, sinto po yan ng glass holder kasi may butas yung glass holder natin. Itong 2.5 cm, nagbabari po yan depende doon sa available mo ng glass holder. Meron po kasi niya na 2.1 cm, 2.5 cm, depende doon sa kung available na glass. Kailangan, importante, take note bago kayong magpa-tempered, kumpleto na kayo sa accessories, mechanism. Huwag na huwag kayong magpapa-tempered na wala pa kayong hawak ng mechanism kasi lamang po yung sala. Kasi kung mauna yung tempering tapos wala naman kayong pinaghawakan mechanism, kung wala kayong makuha, sablay na yung butas nyo. Okay? Ayan. Mga katropa, iyan yung mga clearance natin para doon sa layout ng glass, para ma-fabricate yung glass. Balik, dito tayo naman sa page 2. Yan. Sa drawing number 2. Yan. Nangangalay na yung kamay ko. Pakawak ng camera. Yan. Ito naman, para i-layout naman to sa doon sa site. Yan. Layout tayo sa site. Notice nyo, ayan. Ay, may na balik-balik tayo. Balikan natin yung isa. Hindi ko pa nasabi yung sukat. Yung pa lang sa fix, ang height niya, nag-list lang kami ng 1/4. Ayan. Kung ma-notice mo, 66.38. 66.1 up kasi yung available na height. Nakita mo yan, 66.38. Nag-list lang kami ng 1/4. Ay, no, hindi 1/4, 3/8 pala, sorry. Nag-list lang kami ng 1/8. Kasi yung 1/8 na yan, 1/8 lang sinukat namin kasi allocation dito sa holder. Yung holder kasi, yung kapal ng holder, 1/8 lang. Magbabari kayo sa kapal ng holder. Yan. Itong holder kasi yan, may at yung pinakang kuha niya, pinakang base niya, ang kapal 1/8 lang. Binawasan namin ng 1/8. Kaya manodis mo 6638. Okay. Kasi siya, nakalimutan ko. Kailangan natin balikan. Balik tayo doon sa drawing number 2. No, drawing number 2, ito naman yung layout. Importante ito yung pag-layout naman sa site. Okay. Ganun pa rin, ito yung actual dimension. Makita nyo, ito na yung pinakang opening ng kwan. Kakabitan natin ng medyo nangangalay na yung kwan. Lilipat tayo ng hawak. Yan. Sorry, mga katropa, medyo ungalay na yung kamay ko. Ako lang kasi, wala akong assistant. Ako lang yung nag-cameraman na. Yan. Stable. Hello, mga katropa, again, gaya na nabanggit ko dun sa una, mayroon kaming prepared dito, mayroon kaming papakita sa inyo, dalawang page ng drawing. Itong drawing na ito yung guide para ma-fabricate natin yung glass, at same time, yung isang page naman, para ma-install, ma-layout doon sa site kung saan yung opening ay given or doon sa itong para hindi masakit sa mata. Yun. Ayan. Medyo malinaw na, no? Masalita. Yun. Kailangan pala ito nang may stand ako, pero okay na yan. Para nagalaw-galaw. Yun, ito yung actual dimension natin. Ayan. Mga notice na ito na yung width niya, 46.14. Ito yung height niya, 66.5. Okay. Pag simula dun sa height, 66.5 inches, ito yung sinasabi kong 13.5 sintro ng
Ito kasi yung kuha natin. Makikita mo, ito yung stainless round tube rail. Ito yung kuha natin, stainless round tube holder tube. Dito kasi gugulong yung kuha natin, yung rail. Kaya importante yan, 13.5 centimeter simula doon sa height ng 66, yan o, 66 one half susukat ka yan, 13.5 doon mo isisintro yung kuha, itong stainless round tube holder mo. Okay, kaya simula sa flooring susukat ka ng 66 kasi ito yung given natin, yung height. Tapos magsusukat ka ng 13.5. Dito mo i-drill yung kuwan. Sentro yan ng glass. Yung kuwan natin, stainless round holder tube. Yan. Yung holder. Para may... Pag naisintro mo na, may kasa mo na. Saka mo na i-assemble yung mga glass. Yan. Tingnan mo ko. I-pukan ko na lang. I-pupukos ko na lang yung mga distance natin. Yan. Stainless round tube rail, stainless round holder tube. Sa kabila naman, ito na yung dalawa nating glass. Yan. Ito yung sliding hanging glass natin. Ito yung peaks. Ito yung sliding ruler. Ito yung glass holder. Sa kabila, ito yung guide. Ito naman yung glass holder. Okay? Ay, papakita natin. Samahan niyo ulit ako mamaya, katropa, kasi mas magkuha natin yan, ma-preach natin pag kinakabitan natin dun sa kuan, sa side. Kasi importante kung anong pag-layout ng tube, kukunin mo muna simula sa flooring, hanggang dun sa height, 62. Magsukat ka pa simula sa taas, pababa ng 13.5, dun mo ito, dun mo ito ipipix. Yan. Kasi kung makikita mo yung kuha niyan, yung dot niyan, ito rin yung tube, ito yung ruler, ito naman yung glass holder, magkatabi lang yan. Yung glass holder, ayan yung, ito yung 10 cm yung kuha niya, dimension. Pero pag na-shoot mo to, wala ka ng problema. Yan yung layout drawing natin. Actual dimension, ito yung layout natin para sa frame rest, hanging, sliding, shower, enclosure with pitch. 2 pitch lang yan. Kabargats, kung meron kayong time, samahan nyo akong mag-layout dun sa site. Kasi ililayout namin to. Hanggang sa hanggang sa maikabit namin mag-function. 100% functional siya. Tara, dyan lang kayo. At papakita ko sa inyo yung pag-layout naman natin doon sa site. Bye-bye!